Atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa hypertension. Ito ho ay paulit-ulit na nating natalakay, but isa ho kasi ito sa pinakamaraming sakit ng pasyente. Sa kada isang pamilya ho, hindi ho mawawala ang merong hypertension or high blood. At ang hypertension po, meron tayong tinatawag na primary at meron din hong secondary. Ang primary ho, ito ho ang nag-a-account for about 90 to 95% ng halos lahat ng hypertensive cases. So, siyempre ho, mas nag-iedad ang tao, mas nagiging prone ho tayo sa pagtaas ng blood pressure. Siyempre ho, pag nag-iedad, lalo hong nagkakaroon ng hardening and thickening of arteries. We call it atherosclerosis. And sa lahi ho, so may significant role ho kung may lahi kayo ng high blood kaysa doon sa mga walang lahi ng high blood. At of course, yung lifestyle habit ho ng pasyente tulad ho ng diet. Siyempre ho, yung mga kumakain ng taba, oily foods, at maalat. Of course, kung wala hong exercise, yung marami hong stress, ayan ho, nakaka-influence ho yan ng pagkakaroon ng hypertension. Ang secondary hypertension, mas bihira ho ito. So, ito ho ay nangyayari at nagde-develop suddenly. Isa ho sa common cause. Sino ho bang ibig sabihin, nagha-high blood kayo dahilan sa may ibang reason kaya kayo nagha-high blood? For example ho, may kidney disease kayo, like polycystic kidney disease, yung marami hong cyst ang kidney, yung merong mga glomerulonephritis, at yung may mga renal artery stenosis. Ibig sabihin ho, yung may mga problema sa kidney. Siyempre ho, mas prone kayong mag-high blood. Yung may mga problema din ho sa endocrine disorder, tulad ho ng hypothyroidism, yung may mga bukol ho sa adrenal glands, yung may mga Cushing syndrome, at hyperaldosteronism. At may mga, sabihin ho, kaya kayo nag-secondarily tumataas yung BP ninyo dahil dito sa mga sakit pong ito behind. Isa ho sa resulta niya ay pagtaas ng BP. At may mga medication ho tulad ng birth control pills, kadalasan ho nagha-high blood yan. Yung mga gamot ho na pang sipon, mga decongestant, yung mga pain reliever, at iba pa hong gamot, ayan ho, nakatataas din ho yan ng BP. So kung kayo ho ay mataas ng dati ang BP, tapos ho kayo ay iinom ng mga decongestant para sa sipon, take note. Because baka ho lalong tumaas ang inyong blood pressure. At yung mga naka-birth control pills, take note ho kasi baka lalong tumaas ang inyong, take precaution ho sa inyong blood pressure. Baka ho dati hindi kayo high blood, nung nag-birth control pills kayo, hindi nyo alam tumaas na ho ang BP ninyo. At yung may mga sleep apnea, yung mga meron hong interruption sa breathing during sleep, tawag ho dyan sleep apnea. At syempre ho, yung may mga ipinanganak na hong may congenital heart defects, which is already present, o kumbaga inborn. And of course, yung mga nagda-drug abuse ho, like cocaine and amphetamines, nakakataas ho yan ng blood pressure. Kaya nga ho, maraming mga nagsasabu ang dead on arrival ho. Syempre ho, sa taas ng kanilang BP, at sobrang bilis ho ng kanilang heartbeat. Minsan ho, talagang hindi nakakayanan ng puso. Dead on arrival ho. Kaya nga ho, yung isang pasyente namin dati, nagpa-check up siya dahil gusto niya nang huminto sa pagda-drugs. Dahilan ho sa yung mga kasama niya hong nag-shashabu, lahat ho na dead on arrival. At natakot ho siya na baka siya ang susunod. At sino ho ang mga high risk sa hypertension? Siyempre ho, mas nag-iedad, mas high risk po na mag-high blood na. And kasi ho yung ugat natin mas tumitigas habang tumatanda. So, pagka ho talagang high blood kayo, aminin nyo ho na high blood kayo. Baka naman ho kasi yung kuha ninyo sa BP nyo, that was 10 years ago. So, talaga hong pagbata pa tayo, mababa pa ho ang BP. As we grow older, talaga hong tumataas yan. And sino ho ba ang lugi? Yung high blood pala kayo?
mali pala yung kuha nyo sa bahay. Oo, yung danger ho na ma-stroke kayo at ma-heart attack. Akala nyo normal lang BP ninyo. O yung hindi kayo uminom ng gamot, siyempre, kasi kala nyo normal. So, siyempre ho, dangerous yun. And sa race ho, mas common ho ito among people of African heritage. Nagde-develop ho sila ng hypertension at a younger age kesa ho sa ibang lahi. Ang kalalakihan ho are more likely to develop hypertension before the age of 55. Usually ho, ang women more likely ho after the age of 55. So, nauuna ho mag-high blood ang kalalakihan than women. Kasi ho, ang women protected pa ng estrogen pag hindi pa ho menopause. Pagka ho menopause na, eh ayun ho, pareho na lang ho ng risk yan tsaka sa kalalakihan, no? Wala na hong protection pagka menopause na. At yung mga limbawa ho, nakainom naman kayo ng gamot, pang high blood, yung pala naman eh hindi kayo high blood, wala naman din hong masyadong danger kasi ang mga new generation ho ng mga pang high blood, kadalasan ho yan once a day. So kasi ho, sustained release na po yan. Kumbaga, hindi ho immediate ang action niya. Pag sinabi hong sustained release, sa buong maghapon, dahan-dahan lamang po ang release ng gamot sa katawan ninyo para hindi ho bigla ang pagbaba ng BP ninyo. Hindi ho katulad dati na ang pang-high blood ho iniinom 3 times a day. So meaning ho, bigla ho yung effect. Bigla ang pagbaba ng BP, but short ang half-life. Ibig sabihin ho, mga 8 hours lamang wala na. Ngayon ho, ang mga pang-high blood, dahan-dahan lamang ho ang effect, but sustained release ho siya. Maghapon ho kayong covered niyan. At ano ho ang mga symptoms at warning signs? May mga pasyente ho, tandaan niyo ho, may mga pasyenteng wala hong simptomas. Wala hong nararamdaman kahit na ano. Kaya ho, importante ang nagpapa-check up kayo. Kasi hindi ho ibig sabihin na wala kayong nararamdaman, everything is okay. But meron hong may high blood na may nararamdaman. Mas pangit ho yung wala kayong nararamdaman kasi hindi ho kayo magte-take precaution. Tapos hindi rin ho nagpapa-check up. There is no way para malaman nyo ho kung high blood kayo. Murang-mura lang naman ho ang sphygmomanometer, yung pang high blood ho. So tapos ngayon ho may mga digital na. Ibig sabihin, kahit hindi ho kayo marunong mag-check ng BP, kasi nga ho, digital na yun, pipindutin nyo lang ho siya, sasabihin niya na ho sa inyo kung ano ang BP nyo. Hindi ho katulad dati na ang hindi marunong kumuha ng BP, hindi ho pwedeng mag-check ng BP. Kasi ho dati, may stethoscope, kailangan nyong pakinggan yung una at huling tunog doon sa BP apparatus. No? Ngayon ho, pag deflate ho nung BP apparatus, kusang nakalagay na ho kung ano ang blood pressure. And bagong pang BP, siya na ho ang magbabasa by itself. Dapat ho, kada isang pamilya ay merong ganun. It is one of the most essential na dapat ho merong kayo sa bahay. Hindi ho, kumbaga, kailangan ho. Kasi ho, sa kada isang pamilya, siyempre meron ho dyan nanay, tatay, lolo, lola na may edad na. Wherein minsan ho, hindi nila alam kung ilan ang BP nila. Tapos magugulat ho pag BP 180. So, ano ho ba ang normal na BP? Ngayon ho, binaba na 110 over 70. Normal. Yung 120-80, pre-hypertension na ho yan. At pag sumampa ho kayo ng 130-90, hypertensive na ho kayo niyan, mild. Simula ho sa 130-90 o kahit na ho 80 pa ang diastolic ninyo, basta sumampa ho kayo ng 130, mag-take na ho kayo ng pang-high blood para ho hindi nasisira yung ugat ninyo at yung puso ho ninyo at pati na ho kidney ninyo. Kasama ho ang kidney sa nasisira, bakit po? It is because ang liliit lang ho kasi ng ating capillaries o glomerulus or nephrons sa loob ng kidney. Pag high blood ho tayo, nakasikip ho yung ating ugat. So pag nakasikip ho yan, dati na nga hong gasinulid lang, sisikip pa ho. Hindi na ho makakadaan yung blood. Pag hindi ho nakadaan yung blood, mamamatay ho yung tissues o cells doon sa kidney. Tapos kung dehydrated pa ho kayo, kulang kayo sa tubig, lalo na po. And so mas delikado ho yung walang simptomas. Kasi ho, hindi kayo magagamot. At pag sobrang taas ho ng BP, like 160, 180, 200, 220,
Ayan ho. Meron ho kaming mga pasyente na 200 at 220. Wala hong nararamdaman. So, nagkakagulatan ho sa clinic pagka ho ganun. And ayan po, pagka meron kayong severe headache, sobrang sakit ng ulo, fatigue or confusion, para kayong nanghihina, gusto nyo ho mahiga lang. Vision problem, lumalabo ho ang paningin. Chest pain, syempre ho, sobrang taas ng BP, sumisikip po ang paghinga, ang dibdib, hirap huminga, at sometimes ho, sa sobrang taas ng BP, na irregular heartbeat na ho, kasi minsan nahirapan ho talaga yung puso pag sobrang taas ng blood pressure. Kaya kumbaga sa sayaw ho, nawawala sa tempo yung heartbeat. Sometimes ho, nagkakaroon lang ng blood in the urine na hindi inaasahan. And minsan ho, nagkakaroon ng pounding in the chest, neck or ears. Makikita niyo ho yung pulso dito sa may leeg. Ang taas ho ng yung pulso. Kaya pagkita nyo ho yung pulso dito sa ugat sa may leeg, ibig sabihin ho, mataas ang BP nyo niyan. At yung sa dibdib ho, pounding in the chest, para hong dumadagundong sa pakiramdam ninyo. At yung mga tao hong nadadiagnose na may high blood, kailangan ho nga, sabi ko sa inyo, meron kayong pang BP sa bahay. And mostly, ang mga nag-high blood ho is what? May edad na, syempre. So, I discourage you from high-impact exercises. Kailangan ho low-impact lamang. At masisira ho ang mga tuhod ninyo. Pag yan ho ay napunit ang inyong kneecap, lalo pong magkakaroon kayo ng bakal sa tuhod nyo, lalo hong hindi na kayo makalalakad. Marami ho kasing matatanda ang ayaw nilang aminin na may edad ni sila. Gusto nilang ipakita na kaya pa nila. Kaya ko pa yan. Magpapakitang gilas. O ayun po, mamaya eh. Napupunit ho kasi yung makeup natin, no? So, kailangan ho, pag may edad na, ang kailangan ho brisk walking, stationary bike, swimming. Pero, I discourage you from swimming. So, ano rin ho yun. Pero, syempre, hindi ho yun makasisira ng tuhod. But, wag na ho kayong magja-jogging. Anything that requires you to leap, tumalon, hindi na ho pwede. Kasi ho, marupok na ho yung mga tuhod ninyo. Kahit ho sabihin yung kaya nyo pa, yung kneecap ho ninyo, brittle na, marupok na. Paano pa ho ibabalik yan sa normal pag nasira na ho? And of course, weight management. Pag overweight po, tsaka obese, ay tataas ho talaga ang BP ninyo. Kasabay ho ng pagtaas, ang pagtaas ng timbang ninyo, pagtaas ho ng BP, at pagbaba ho ng timbang, pagbaba ng BP. At sa mga matataas ho sobra ang BP, hindi ho ito tatalaban ng ganyan, no? Beta blocker, ito naman ho yung mga nakakabagal ng heartbeat. Binabawasan ho ang workload ng heart at ibinubuka ho ang blood vessel. Nagkukos ho ito sa inyong puso to beat slower and less force. Sa mga may tachycardia o sobra hong mabilis ang heartbeat, kailangan ho ang beta blocker. Calcium channel blocker, ito ho ang isa sa pinaka-potent in controlling blood pressure. Piniprevent ho nito ang calcium from entering the cells of the heart and arteries, allowing the blood vessel to relax and open. Aldosterone antagonist, nabablock ho ang effect ng natural chemical that can lead to salt and fluid retention. Siyempre ho, ano ba ang komplikasyon ng uncontrolled BP? High blood pressure, of course, heart attack or stroke. And yung mga mataas ho ang BP, pwede ho yung mag-cause ng blood vessel para ho mag-weaken and mag-bulge, forming an aneurysm. Posible hong kayo walang aneurysm dati, but because hindi nga ho kontrolado ang BP ninyo, hihina ho yung walls ng inyong arteries at magbabulge. Magpo-form ho yan ng outpouching, na ang tawag ho natin aneurysm. At pag may aneurysm na ho kayo at nag-rupture, ayan po, life-threatening ho yun. Ibig sabihin yung outpouching ho ninyong yun, pwede ho yung mag-rupture anytime. At syempre ho, pwede ho masira ang puso, heart failure. Syempre ho, yung heart needs to pump blood harder, na nagli-lead ho para masira ho yung muscle at mag-lead sa heart failure. At pwede ho ma-CKD, masira ang kidney, mawalan ho ng paningin, vision loss,
at metabolic syndrome. Kaya ho, ang lagi namin sinasabi sa inyo is what? Detoxification and blood cleansing program. Gawin nyo ho yan ideally every 3 months. Sa vector scan ho natin, makikita nyo na ho kung barado ang circulation ninyo para hindi na ho kayo mauwi sa stroke and heart attack. And also yung detoxification and blood cleansing program, sabi ho natin ang root cause ng lahat kay fatty liver, kay diabetes, at sa mga wala pa naman hong high blood, para hindi na ho kayo mauwi sa pagha-high blood. At yung blood cleansing program ho, of course, lilinisin niya ho yung ugat ninyo. Mawawash out ho yung mga dumi, chemicals, germs, lahat po ng dumi. Kaya ho yung atherosclerosis ninyo, mai-improve ho yan as you do your session. And marami ho aming pasyenteng for operation na, sabarado ang puso, sa awa ho ng Diyos, nag-treatment ho sa amin. Ang role ho ng exercise, regular physical activity, nakatutulong ho magbaba ng blood pressure. Kaya lang ho ganito, no? Siyempre ho, mag-e-exercise kayo. Kailangan ho, bago pa kayo mag-exercise, nakainom na ho kayo ng pang-high blood. O, kasi ho, mag-e-exercise, tapos mataas pala ang BP, o di lalo hong na-stroke and na-heart attack. O, yun nga ho ang sinasabi natin sa, dapat ho, alam nyo ang BP ninyo. Kasi ho, kala nyo, nagbabike kayo tuwing umaga, nagbe-brisk walking kayo, nagja-jogging, eh hindi naman pala ho nag-check ng BP. O di lalo hong na-stroke at na-heart attack yung pasyente. Before you do any exercises o stretching, mauuna ho ang pag-check ninyo ng BP. Do not forget that. Mag-check ho muna kayo ng BP bago kayo mag-exercise. Kasi ho, kung mataas na, eh wag ho kayo munang mag-exercise. Uminom ho muna kayo ng gamot, pababain nyo ho muna ang BP ninyo bago kayo mag-exercise. At syempre ho, kung sobrang taas ng BP ninyo, o hinay-hinay ho ang gagawin ninyong exercise. Lalo na ho, syempre kung may edad na, high risk na rin ho ang operation. So, Ivy? Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Usap! Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong nito 143. Masama po ba kumakanta ng mataas ang may edad na babae? Paano po ang pag-iingat? Actually ho, kahit na hindi may edad, no? So lahat po tayo, pwede ho kasi magkaroon ng thyroid nodule pagka ho sobrang taas at masyado hong pwersado yung ating voice box or larynx. So syempre ho, huwag kayong uminom ng malamig. And enough na pahinga, huwag kayong magpuyat. Yung luya ho, makakatulong po yun. But of course, yung alam, nagdududa na nga ho kayo kung masama. So anything hong part sa katawan natin na sobrang pwersado, mapuso ho yan, o halimbawa mataas ang BP ninyo, o pwersado ang puso nyo dyan. Pagkakain kayo ng mga samgyupsal, yung kidney ninyo, overwork yan. At marami pa hong iba, katulad nyo na sobrang taas at lalo na kung madalas, so pursadong-pursado ho yung inyong vocal cords or larynx. So everything should be in moderation. Huwag hong abusuhin ang mga gift na binigay ho sa atin ng Diyos. No, binigyan ng magandang boses, dapat to in moderation lang. Huwag naman hong abusuhin at baka lalo hong masira yung golden voice na ibinigay sa atin. Wala tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, Ivy. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.